po si Richard Gomez sa inyong kaibigan sa Kalusugan. Tatalakayan natin ngayong hapon na to, iba't ibang uri ng arthritis. Maraming uri ng arthritis. Ngayong hapon na to, pag-usapan natin ang tatlo sa pangunahin. Tatlong pinaka-common na uri ng arthritis. Simulan na natin dun sa gouty arthritis. Favorite ito. Raymond, mukhang kabisado ng gouty arthritis. Napaka-common na problema nito, no? Lalo na sa mga kalalakihan. Ito ay nagsisimula na sumakit tuwing pagkagising mo sa umaga, kasi kung kailan mabagal ang sirkulasyon ng iyong dugo, yun ang yung punto kung saan ito ay naiipon sa mga sugpuan ng buto. Yan, ayan ha. May simptoma sa pagising sa umaga. Aray, yung kamay hindi na maitupi, yung paa hindi maiapa. Ang gouty arthritis ay nagmumula sa mataas na uric acid. Teka, di ba ang uric acid normal yan sa dugo? Yes. Lahat, o kahit ikaw, may uric acid ka sa dugo. Kahit ikaw, o kayo na nakikinig ngayon, meron kayong mga uric acid sa dugo. Pag walang uric acid, hindi pwede yun. Lahat meron. Merong minimum, merong maximum value. Kapag lumalampas sa maximum value ng uric acid, yun, naku, maaaring makapunta ka sa gouty arthritis. Di ba itong uric acid, parang kristal yan, ano? Yes, yes. Parang siyang salamin. Oo, nandun. Parang bubog o parang betchin na kasama sa dugo natin yan. Saan nga nakukuha ang mga uric acid? Kung gusto natin na tumaas ang uric acid, andyan po yung mga mabubutong pagkain, yung mga gulay po na may mga buto. Halimbawa, sitaw. Yes po. Buto yan, di ba? Yes po. Sitaw, bataw, patane. Yes po. Bakit kubo yun. Then andyan din po yung mga nuts, beans, lamang loob at mga fish without skin po. Okay. Ulitin natin ha. Lahat ng gulay na mabubuto. Okay? Halimbawa, may buto, tanggalin mo yung buto, pwede. Yes, yung kamatis, yes, tanggalin mo yung buto. Okra, tanggalin mo yung buto, di ba? Ang palaya, di naman kinakain ng buto, di ba? Hindi. E paano yung buto ng kalabasa? Bawal talaga yun. Buto. Tsaka mga beans. Di ba pati coffee, beans yan, ano? Yes, soya beans yan. Tofua. Tofu, taho, di ba? Soya beans, sir. Lahat yun, healthy yun mga yun, di ba? Healthy yun. Kaya lang, pag mataas ng uric acid, hindi na pwede yun. Dahil ilalampas nga sa limit. Pati laman loob, di ba? Yes, po. Ano ba yung mga luto Kapampangan na masasarap na laman loob, ha? Pinapalitan, sir. Oo, pilis ano pa ba? Dinakdakan, sir. Dinakdakan? Kare-kare? Yes, po. Naku, yan, no? Tataas ang uric acid. Sa isda, bawal yung walang kaliskes katulad ng galunggong, pulingan, ano? Yun, pag tumaas ang uric acid, pag-circulate sa dugo, di ba pag matutulog tayo, mag-slow down? Yan sa sabi ni Raymond, ha? Kaya titinig ngayon ang uric acid sa bandang paa. Nag-slow down doon sa mga hinlalaki ng paa o sa sako. Tulo-dulo sa hero yan. Tulo-dulo, no? Pagising mo sa maga, aray! Sakit! Ano ginagawa? Tinataktak lang. Pwede na. Yes. Paano kung hindi huminto sa pagkain ng mga bawal? Naku, mauwi po yan sa gouty arthritis. Ayun, bubukol na doon ang uric acid, yes, sa mga joints. Yes. Nakita niyo mga ibang pasyente natin, hindi lang paahan tinamaan. Yung ganito na sa siko, parang may santol na. Opo. Nakita niyan? Hanggang sa binte, nagkalat na. Napakasakit daw po lang, sir. Ay, sobrang sakit daw po lang. Napakasakit po talaga niyan. Meron mga pasyente, hanggang sa spine, meron din. Oo, oh, grabe yan. At saka hindi lang yan, ha? Kapag masyadong mataas ang uric acid, maaaring mauwi sa gouty arthritis. Yes po. At ito, ha? Ang gagawin ng kidney, sihigupin yun, itatapon sa ihe, yung excess uric acid. Okay. Kaya makita may urates o crystals sa ihe. Eh, pag napagod ang kidney niyan, nagbara yan, maaaring mauwi sa kidney stone. Ang gagawin natin, hindi pain reliever ang bibigay natin sa kanila. Kasi wala namang mangyari kung puro pain reliever na naman yan, eh. Ang bibigay natin sa kanila, pampababa na uric acid, ibabalik sa normal para mawala ang kanilang gouty arthritis. Maraming uri ng arthritis, pero itong gouty arthritis, kayang labanan ng SambaCure Plus. Ibababa niya ang uric acid mo. Minagpunta sa akin dati, oh, 50 anos, laking tao, eh. Pero uugud-ugud, hirap na hirap maglakad, eh. After 3 weeks, pagbalik sa akin, nakaka-basketball na ulit siya. Nawala yung mataas na uric acid niya.